Hi guys! Chikahan muna tayo for this time guys. Ayan, may share lang ako sa inyo kasi kahapon, ay di ba na-share ko sa inyo na talagang hands-on ako sa anak ko. Ako yung tipong nanay na talagang hindi ako yung paghinatid sa school ay umaalis agad. Talagang ako yung nanay na talagang inaantay kung secure na ba talaga yung anak ko. Ayan, so pag hinahatid ko yung anak ko guys, yung babae ko sa school, hindi talaga ako umaalis agad. Unlike sa ibang nanay na pagkahatid, alis agad. Ako talagang inaantay ko kung nandiyan na yung advisor niya, kung nasa loob na sila ng room. So ganyan talaga yung gawain ko. So ngayon, kahapon talaga, hinatid ko siya, naglakad kami, hinatid ko siya, nagstay muna kami doon, siguro mga 5 minutes or 10, may kasama ako, isang lola ng kaklase niya. So ngayon, parang sumama yung pakiramdam ko, naramdaman ko agad na nanlamig ako, as in, sobrang lamig talaga ng katawan ko. And then, parang blurred na yung paningin ko. As in, blurred na talaga. Unti-unti na siyang naging puti. Tapos, sabi ko dun sa lola na kaklase niya. Sabi ko, te, alis na tayo. Parang nagtaka siya. Dahil nga, sanay din siya na ganun ang ano ko, na hindi agad ako talaga umaalis. Dalawa kami na ganun ang ginagawa. Hindi agad kami umaalis sa school hanggat wala pa yung teacher at hindi pa sila nakakapasok sa room nila. So ngayon, yung isang kasama ko na wala pa kasi, nandito na siya. Kaya lang, nauna kami dahil hindi ko na talaga kaya. Sabi ko parang bibigay ako dito, babagsak talaga ako dito. Kaya niyaya ko na yung lola ng kaklase ng anak ko. Sabi ko, te, tayo na. Tapos sabi niya, baka mamaya matumba ka sa daan, walang sasalo sa'yo. Sabi ko, hindi, kaya ko pa. Tapos sabi nga niya, kasi may e-bike siya. Sabi niya, sige halika dito, isabay na kita. Kaya lang, ibang way siya. Pag ganun siya, tapos ako naman pag ganito. So sabi ko, sige te, wag na. Kaya ko pa naman. Pero yung paningin ko, as in, blurred na talaga. Puti na siya. Pero pinilit ko lang talaga dahil ayokong bumagsak doon. Pero talagang hinang-hina na ako. Ramdam ko talagang namumutla na ako dahil yung nanlalamig na talaga yung katawan ko. Tapos, blurred na siya. Tapos may nakita akong sidecar. Sabi ko, kuya, hatid mo ako. Tapos sabi niya, meron daw siyang service. Sabi ko, hindi. Lakad ako, kahit di ko na ano talaga, parang hindi ko na talaga kaya. Nandun na yung isip ko na talagang bibigay na talaga ako, babagsak ako. Pero kinaya ko talaga, pinilit ko. Lakad ako ng konti. Tapos may nakita akong upuan dun. Gusto ko sana talagang umupo. Dahil para, sabi ko, para hindi makapagpahinga ako, hindi ako babagsak. Kaya lang inisip ko, baka dito ako babagsak. Buti na lang, merong tricycle. Tapos, yung tricycle na yun, walang laman. So, sabi ko, kuya, ihatid mo ako sa amin. Tapos, yun, buti na lang, pumayag. Special nga lang. Pero okay lang, at least safe ako na ihatid dito. Tapos, yun na nga, pagdating ko dito, namumutla na ako. Tapos, kinuwento ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko kahapon hindi pumasok. So, ngayon, pagtapos naming kumain. Pero, nung umalis kami, busog pa kasi ako nun, guys. Busog pa ako. Hindi ako yung naging gano'n, nang hina, nang dilim yung dahil sa gutom. Busog pa talaga ako nung time na yon kahapon. So, pagdating ko pala dito, kumain kami. Tapos, kinuwento ko nga sa asawa ko. Sabi ko, Han, ganito yung pakiramdam ko, ganyan-ganyan. Tapos, nung pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang ako ng konti. And then, kinuhaan niya ako ng BP. Yun, bagsak yung dugo. Bagsak yung dugo, alam nyo ba magkano na yung dugo ko? 90 over 50. Dati kasi, pag masama yung pakiramdam ko, pag may nararamdaman ako na parang araw-araw na iba yung ulo ko, yung namamanhid, yung dito ko, yung bato ko, nagpapakuha agad ako ng BP sa kanya, 90 over 60. So ngayon, 90 over 50, nahigitan pa, pababa ng pababa, di ba? Spaghetti pataas at pababa. So pababa siya, 90 over 50. So, kasalanan ko talaga. Inaamin ko naman talaga na kasalanan ko. Kasi guys, nung pinasok ko talaga tong pag-content creator,
Dating nagla-live selling ako, talagang ano din talaga ako, pagka dedicated ba, yun, talagang dedicated ako sa ginagawa ko. So, hindi ko naman pinasok to para lang magpasikat, eh, araw-araw niyo akong nakikita, pinasok ko to pagiging content creator ko dahil meron akong goal, meron akong dream na gusto kong abutin. Kaya dedicated ako sa ginagawa ko. Kumbaga, yung time na magpapahinga ako bilang ako ay isang nanay, maaga ang gising ko, alas 4, yung time na magpapahinga ako, guys, ginagamit ko siya dun sa pag-i-edit ko, paggagawa ng content, ayan, pagre-reply. Sa gabi ako nagre-reply. Ayan, soon ipapakita ko din sa inyo, guys, na talagang ini-screenshot ko yung mga mali-mali ko ng type. Na yung lalaki naging sisi. Yung lalaki naging sisi ang reply ko. Tapos yung walang anak, nagkaroon ng anak. O, diba? So, talagang nandoon yung ano ko na talagang pinipilit ko yung sarili ko na ma-replyan. Dahil syempre, nag-effort sila ng time para mag-comment sa videos mo, mag-react sa videos mo. So ngayon, give and take lang din. Ganun din ang ginawa ko. Nire-replyan ko. Nare-replyan ko minsan sa gabi na talaga. Ayan. So talagang yung tulog ko ay kulang-kulang. Pagdating ng hapon, na imbis na magpapahinga ako dahil yung anak ko nandoon na sa school, hindi ko siya nagagamit. Nagagamit ko siya sa pag-edit at siya sa paggagawa ng content. So, hindi naman ako stress sa ano, guys. Inaamin ko hindi ako stress sa paggagawa ng content na yung isipin, ano kaya magiging content ko ngayon? Hindi. Kumbaga, ini-enjoy ko siya. Ang nagiging ano lang kasi talaga sa akin, dahil ako ay bilang isang nanay, yung oras na dapat ay magpapahinga ako dahil sa sobrang aga ng gising ko, dahil alam ko naman ganun ang mga nanay, sobrang aga ng gising, madilim pa lang gising na. Ayan, yung oras na sobrang antok na antok ka na, oras na magpapahinga ka dapat, yun yung oras na gagamitin mo para gumawa ng content, para mag-edit, para meron kang ma-post. Yun. So, yun yung ano, i-share ko sa inyo, guys, na talagang, yun na nga, pinagsasabihan din talaga nila ako noon-noon pa, dahil dito sa loob ng bahay, sila talaga ang nakakita sa ginagawa ko, na minsan pag nag-edit ako, hawak-hawak ko yung cellphone, guys, nakakatulugan ko, ayan, hindi siya bumabagsak sa kamay ko kahit nakaangat siya, nakakatulugan ko, tapos bigla akong magigising, tapos nandyan yung anak ko, guys, lagi kong pinapakita sa kanya na tingnan mo yung type ni mami. Kagabi lang sinabihan ako ng anak ko, mami, baka iba na naman yung matype mo, matulog ka na. Sinabihan ako ng anak kong babae kasi nakikita nila. Tsaka pinapakita ko din talaga sa anak ko na iba-iba yung natatype ko. Kumbaga, hawak ko yung cellphone ko, nagre-reply ako sa mga comments ninyo, sa mga nagko-comments ng mga videos ko. Iba-iba na yung natatype ko sa sobrang antok dahil pinipigilan ko talaga yung sarili ko dahil para lang makapag-reply. So guys, dahil nga dalawang account yung ginawa ko, and then worth it naman yung ginawa ko. Kumbaga, nagpuyat ako, nagpakapagod ako, ayan, worth it dahil na-monetize ako sa ads on Reels, sa isang account ko, meron akong star, sa kabila may star, and then meron tayong branded content na, tagging, ayan, worth it siya. Pero, syempre, isa lang yung katawan natin. Yun yung na-realize ko ngayon, na maraming nag-ano sa akin, nagsasabi sa akin na hindi ako nakikinig. Dahil nandoon kasi yung napaka-dedicated ko talaga sa ginagawa ko. Dahil may goal talaga akong gusto kong abutin. So ngayon, siguro magbabawas-bawas ako ng ano ngayon. Magbabawas-bawas ako ng oras. Ngayon guys, kagigising ko lang. Pansin nyo, kagigising ko lang. Kasi binibigyan ko na ng oras yung katawan ko na magpahinga. So, nakatulog ako dahil yung oras kasi ng anak ko, mahaba-haba yung oras nila sa school, 6 hours. So, 12 to 6 sila. So, ngayon, nakatulog ako ng wala pang 1. Pagdating ko dito, sabi ko sa kapatid ko, gisingin niya ako. Kasi talagang parang naano din talaga ako sa katawan ko. Sabi ko, eh, Diyos ko, may mga anak ako. May mga anak ko.
Oo nga, may pera ka, paano naman yung katawan mo, di ba? So parang na-realize ko din talaga na maling-mali din yung ginagawa ko. Bibigyan ko na yung oras, bibigyan ko na ng oras yung katawan ko talagang magpahinga. So ngayon, kahapon, nag-start ako kahapon kasi nandito yung asawa ko, binantayan ako. So talagang pinilit kong matulog. Pinilit kong matulog. Hindi ako nakapaggawa ng content. Pero may mga ano naman tayong ano dyan, hindi pa na-post. So may nakapag-post pa rin ako kahit papano kahapon. And then, ngayon, natulog ako 3 hours o diba? Kumbaga parang naano kasi, parang na-realize ko na maling-mali din talaga ang ginagawa ko. Kumbaga napaka-dedicated ko sa ginagawa ko dahil may goal ako. Kaya lang, isa lang yung katawan natin. Sana may natutunan kayo guys dahil alam ko na hindi lang ako yung nagiging ganito ngayon. Lahat naman siguro tayo, lalong-lalo na yung talagang mas ano talaga sa akin na ang goal talaga nila ay ito yung makakatulong, makakaahon sa kahirapan, katulad ko. So, ganun guys, huwag niyo akong gayahin kasi talagang ako, napaka-dedicated ko talaga. Kaya hinayaan ko yung sarili kong kahit sobrang antok, pinipilit ko talaga. Yung nasanay na yung mata ko na pagkapikit ko, gising na agad. Yung ganun, yung parang nasanay na talaga siya. Tapos pagka ano, wala na, hirap na akong matulog. So ngayon, talagang tuturuan ko na yung sarili kong magpahinga. So yun lang guys, yun lang ang may share ko sa inyo. Ayan, sana may napulot kayong aral na talagang isa lang yung katawan natin, huwag nating abusuhin. So, yun. Kasi yung katawan ko, inabuso ko. Yun lang may share ko sa inyo, guys. Sana may natutunan kayo. Thanks sa panunood. Thanks sa pakikinig. And thank you sa mga bagong followers ko. Mommy Angel, signing off. Bye-bye! Bye, guys!